Minsan, ang sinasabi ng isip, iba sa nilalaman ng puso. Kaya pati damdamin, nalilito. Hindi malaman kung alin ang dapat sundin. Ang isip na nagsasabi ng dapat o ang pusong nagmamahal ng tapat. Magandang araw po muli sa lahat ng mga listeners ng aming channel. Ngayon ay ipagpapatuloy po natin ang ikalimang yugto ng ating kwentong Nang Dahil sa Pag-ibig. Isang linggo na rin ang nakakaraan, ngunit wala pa rin nakukuhang impormasyon si Marinette sa club na dati niyang pinagtatrabahuhan. Agad niyang ibinalita kay Anne at Ronald na mukhang bigo siyang makakuha ng impormasyon, ngunit ang negosyo naman niya ay umuunlad. Nangako na rin siya na sa isang buwan ay babayaran na niya ang kalahati ng kanyang utang kay Anne. Ronald, mukhang malabo nang magtagumpay ako sa misyon kong mahanap si Robin, sabi ni Anne sa driver. Huwag kang mag-alala, saka huwag kang mawala ng pag-asa. Naisip ko lang na bakit hindi mag-hire tayo ng private detective. Kaso ay medyo may kamahalan nga lang yun. Haabot pa sa 100,000? Mukhang hindi naman. Kung gusto mo, bukas, paghatid ko sa papa mo sa office ay pupunta ako sa isang security agency para mag-inquire. Sasama na lang ako. Sasabihin ko na lang kay papa na gusto ko mamasyal at magpasama ako sa'yo. Nagkasundo ang dalawa na pareho silang pupunta sa isang detective at security agency. Miss Cruz, mahirap ang gusto mong ipagawa sa amin. Maaari kaming makakuha ng impormasyon sa presinto pero dahil hawak si Robin ng isang sindikato ay hindi ito magiging madali para sa amin. Nagbigay ng presyo ang detective at tinanggap naman iyon ni Anne. Nangako ang dalaga na ibibigay agad ang halaga upang makapagsimula na. Anne, hindi ba napakalaking halaga naman ng 10 milyon para lang mahanap si Robin? Ronald, mas may alam sila kaysa sa atin. At alam mo naman kung gaano kahalaga si Robin sa akin, hindi ba? Napakaswerte ni Robin. Kung alang laban ni Robin ang ginagawa mo para sa kanya, ah. Tumuloy na kayo sa bangko at ibibigay ko na kay Mr. Domingo ang 1/4 ng makita niya si Robin ay saka ko naman ibibigay ang mga natitirang pera. Alas 11 nang makapasok sila sa bangko. Maraming tao dahil katapusan na yun ang buwan. Napatingin si Ronald sa may entrance ng bangko. Nabigla siya nang may nakita siyang isang pamilyar na mukha. Sasabihin na dapat niya ito kay Anne, ngunit hindi niya maibuka ang kanyang bibig. Kinapitan niya ito ng mahigpit sa braso. Ano pa yun? Anne! Si Robin! Agad na nilingon ni Anne ang direksyon kung saan nakatingin si Ronald. Siya rin ay nabigla na makitang nasa loob ng bangko si Robin. Robin! Sigaw ni Anne sa lalaki. Nang makita ng lalaki kung sino ang tumawag sa kanya, ay agad niya itong nalapitan. Anne, anong ginagawa mo dito? Robin, ang tagal kitang hinanap. Ano bang nangyari sa'yo? Mahigpit ang pagkakahawak ng dalaga sa kanya na para bang ayaw nitong makawala pa sa lalaki. Hindi tayo pwede mag-usap dito. May sasakyan ba kayo? Pakita na lang tayo sa may cafe sa tapat ng salon. Natatarantang sabi na lalaki sa kanila. Agad namang umalis ang dalawa at si Anne pumunta sa linya ng mga depositor. Ronald,
Mauna ka na sa sakyan. Pabawiin ko na lang ang withdrawal ko. Paglabas ng bangko ay nasa harap na ng sasakyan si Naan. Sumakay agad ito ng mabilis at itinakbo ni Ronald ang sasakyan. An, napansin mo bang parang balisa si Robin? Oo, ganyan talaga ang mahirap ang trabaho na meron sila. Paano nga pala si Mr. Domingo? Nakita na naman natin ang hinahanap natin. Bibigyan ko na lang sila ng 100,000 para sa oras na ibinigay nila sa atin kanina. Pagkarating nila sa May Cafe ay puno na ang parking lot. Pumarada na lamang muna sila sa tabi ng kalsada sa ilalim ng malalagong puno. Wala naman masyadong dumadaan na sasakyan rito. Ronald, pupunta na ako sa cafe. Huwag, di ka pwedeng pumunta na mag-isa. Hindi ko naman pwedeng iwan ang sasakyan dito. Mas mabuti pa ay dito ka na lang maghintay kapag nakita ko na si Robin ay tatawagin ko na lang siya para dito na lang kayo sa sasakyan mag-usap. Mag-iisang oras na din sila naghihintay at mukhang hindi sisipot si Robin. Maya-maya lang ay may tumigil na taxi sa harap ng cafe. Siya na yun, Anne. Agad na bumaba si Ronald sa sasakyan para puntahan si Robin. Nasaan si Anne? Nasa loob siya ng kotse. Bakit narito siya, Ronald? Hindi ba dapat nasa kumbento siya? Kayo na lang mag-usap. Tinala ni Ronald si Robin sa backseat ng sasakyan kung saan nakapwesto si Anne. Maraming salamat at tininig ng Diyos ang dasal ko na muli kitang makita dito sa Manila. Kakarating ko lamang kahapon galing ng Mindoro. Hawak-hawak ng lalaki ang kamay ni Anne. Robin, bakit sumama ka pa rin sa grupo ni Totoy? Paano mo nalaman? Takang tanong ng lalaki. Nakapag-usap kami ni Marinette. Pati ang sarili mong kapatid ay napabayaan mo na. Sabi naman niya sa iyo lahat ng nangyari. Sabi niya ay binugbog ka ng mga tauhan, Tina Totoy. Di niya ako tinatantanan. Pilit nila akong sumapi sa grupo nila pero kailanman ay hindi ako pumayag na sumama sa mga lakad nila. Kaya pinatapo nila ako sa Mindoro. Dahil sa malaking negosyo niya doon. Drugs? Natigilan naman si Robin sa sinabi ni Ronald at agad na umiwas ng tingin kay Anne. Mahal mo pa ba ako, Robin? Bago tayo maghiwalay noon, sinabi mo sa akin na mahal mo ako. Oo, Anne. Wala naman nagbago. Ikaw ang una't huling babae sa buhay ko. Pero, bakit wala ka na sa kumbento? Kinuwento ni Anne ang lahat ng mga nangyari. Ang pagpunta niya sa dating tinitirhan ng magkapatid, ang pagkamatay ng kanyang ina, at ang pagpapasya niyang lumabas ng kumbento. Siguro ay naramdaman ng mga madre doon na hindi talaga ako para sa loob ng kumbento. Maaari ko pa rin namang gawin ang paglilingkod sa Diyos at sa kapwa kahit sa labas ng kumbento. Nang maayos ko ang problema sa bahay, at agad ko kayo mahanap ni Marinette. Nagkita kayo? Nasaan na siya, Anne? Sasamahan kita sa kanya. Anne, ang bangko na pinuntahan niyo kanina. Kaya ako nandun ay dahil pinagmamadman nila ako. Ito ang sunod na bibiktamihan ng grupo nila. Robin, kung talagang mahal mo ako ay kumalas ka na sa grupo nila. Pero paano? Kahit sa lugar ay may mata si Totoy. Malawak na nasasakupan nila dahil sa kaakibat na international syndicate. Natigilan si Anne sa kanyang sinabi.
Mukha mahihirapan ang dalaga na matulungan si Robin. Siguro ay hindi talaga tayo para sa isa't isa. Kalimutan mo na ako, Anne. Di ko kakayanin na masangkot ka pa sa gulo na tinataha ko ngayon. Tanda ang inaloyo ni Robin ang dalaga sa kanya. Robin! Malamang ay hinihintay na ako ng mga grupo. Di ko pa mapupuntahan ang kapatid ko sa ngayon. Ikaw na muna ang bahala sa kanila. Ayokong maghinala sila sa akin. Robin, kailan tayo magkikita muli? Gagawa ko ng paraan para makawala sa kanila. Kakausapin ko ang papa, hihingi ako ng tulong sa kanya. Lalayo tayo. Kasama ng kapatid mo. At magpapakasal tayo. Tatawagan na lang kita, Anne. Nagmadaling lumabas si Robin ng sasakyan at mabilis nang lumayo sa kanila. Hinaplos ng dalaga ang kanyang mukha. Ngayon lamang siya nakatanggap ng yakap mula sa lalaki, maliban sa kanyang ama at mga kuya. Hindi niya ba ipaliwanag ang damdamin mula sa yakap at halik ni Robin sa kanyang pisngi? Lalong nagpatibay nito ang kagustuhan niyang makasama pa si Robin. Anne, uwi na ba tayo? Tanong sa kanya ni Ronald. Anong napag-usapan niyo ni Robin? Tatawag daw siya, Ronald. Kailangan ko siyang tulungan na makatakas sa grupo ni na Totoy. Handa akong gamitin ng lahat ng parte ko sa mamanahin kay Papa at pati na rin kay Mama. Pero Anne, gagawin ko ang lahat, Ronald. Sige na, umuwi na tayo. Bukas ay pupuntahan natin sa Marinette para ihatid ang pasabi ni Robin. Kinabukasan ay maagang pinuntahan ni na Anne si Marinette. Tuwang-tuwa ang magkapatid sa magandang balitang ibinahagi sa kanila ng dalaga. Bakit po hindi kami pinuntahan ni Kuya Ate Anne? Tanong ni Kiko sa kanya. Pupuntahan niya rin kayo. May kailangan lang siyang asikasuhin at sasamahan ko siya pagpunta niya dito. Oh, edi masaya ka na din. O naman, Marinette. Kumusta naman ang negosyo mo? Maayos naman at marami na din ako kinita. Mabuti nga at wala pang tumatakbo. Anong tumatakbo? Yung bang uutang tapos biglang mawawala. Pabuti naman kung ganon. Pag-igihin mo. At may balak ako, saka na lang sasabihin ko sa'yo kapag nakapag-usap na kami ni na Robin. Huwag kayong mag-alala dahil isasama ko kayo ni Kiko sa plano. Araw-araw ay naghihintay si Anne sa pagtawag ni Robin sa kanya. Lumipas na ang isang linggo, ngunit wala pa rin. Hindi maiwasan ni Anne ang labis na pag-alala sa binata. Anne, sabi ni Ronald ay bumaba ka daw sandali. Gusto ka daw niyang makausap. Tawag sa kanya ni Inday. Sige, salamat. Susunod ako. Biyernes yun ang gabi at wala pa sa bahay ang kanyang papa. Naisip nito na baka magpapaalam itong si Ronald na umuwi muna sa kanila. Gayong nahanap na nila si Robin, paano kaya nila mailalayo ang binata sa grupo ni na Totoy? Gayong mas makapangyarihan ito kaysa noon. Hanggang dito na lamang po ang ating kwento. Sana po ay subaybayan nyo ang susunod na yugto ng ating kwentong Nang Dahil sa Pag-ibig. Maraming salamat po.